So wala tayong control doon, 'di ba? Wala tayong control doon. So ang iisipin mo kung ano yung gagawin mo after na mangyari 'yon, 'di ba? Ano yung manggagawin mo? Kung magpapa alipin ka ba dun sa nararamdaman mo, or mas hahayaan mo na ma-feel mo na parang kailangan mong ilabas lahat 'yan para hindi mo, "Oy, thank you sa 500k. Thank you po. Thank you Katkat." Nalilito na ako. Pero ayun nga, parang sa lahat ng tao na naging parte ng past mo, kailangan tanggapin niyo sila ng buo. 'Di ba? Tanggapin niyo na yung mga nangyari, tanggapin niyo na yung mga pangit o maganda na naiwan, 'di ba? Yun yung mahalaga doon. Kasi once na matutunan niyo kung paano tanggapin at i-let go yung hate na nararamdaman niyo, yung mga nag-aantay na blessings, happiness, contentment, lahat, ma-achieve mo siya ng ganun. Kasi wala eh, wala ka ng no guilt, no hate, 'di ba? Kaya kayo, hindi lang to para sa akin ha, para to sa lahat. Para kung sino man yung meron na, ako ganito ko, thank you Kat, ganito ko sa ano ko, ex ko kasi, ganito yung nangyari, ganito yung ganyan, ganito lahat. Kapag kasi namuhay kayo ng ganyan, hindi nyo matututunan, or hindi nyo makukuha kung ano yung happiness na deserve nyo, or peace of mind, gets, di ba? Sarap kaya mamuhay ng payapa, sorry. Wala kang iniisip, wala kang kagalit na tao, wala kang iniintinding may galit ka sa ibang tao, yung mga ganun. Mas, actually ngayon ha, doon ko nasasabi na masaya ko, I mean masaya yung buhay ko kapag kayo may peace of mind ako. Ganun. Tama, bad experiences make us stronger. Yun naman kasi talaga. Si ako, actually ako, sige ako, magiging isang example na ako sa inyo. Kasi ako sa mga napagdaanan ko, sa mga, alam niyo naman yan eh, di ba? Nag-open naman ako sa inyo, open naman ako sa mga nangyari. Sa lahat ng nangyari sa akin, hindi lang sa isang tao. Sa lahat ng mga nangyari sa akin before, bago ko makamit kung ano yung ako ngayon, which is pinaprocess ko pa and win-workout ko pa. Parang, sa lahat ng napagdaanan ko before, sa lahat ng nangyari sa akin sa past, ngayon ito kung ano ako ngayon, kung ano ako sa ibang tao ngayon, ngayon ko nalalaman na parang, ikaw din pala yung makakasagot. Parang ikaw, sarili mo din pala yung makakasagot sa kasiyahan mo. Hindi ibang tao, hindi kung sino man, kundi ikaw. Ikaw ang magde-decide ng happiness mo. So parang ako, simula nung parang nagising na ako, parang ano na lang ako eh, parang may time, totoo pala yung ano, no joke ha, kasi alam ko ngayon sa sarili ko na ibang-iba ako ngayon compared before. May mga nabago sa akin, malaki yung nabago sa akin compared before, kung ano ako before, sobrang laki nung nagbago sa akin. Since months na din naman natin, yun na yung topic natin. Hindi kasi ako before, aamin ako parang, toxic ako, aamin ako. Sino ba namang hindi dumaan doon? Immature ako, aamin ako. Yung mga simpleng bagay, parang mabilis, ginawa akong big deal. Hindi ko naman kasi sinasabing perfect ako. Sino ba naman kasi perfect? Wala naman ganun. Wala naman ganun ginawa si Lord. Diba? So, before, a few days, alam ko, lahat big deal. Sobrang sensitive, sobrang immature, competitive, sobra. Tapos, sobrang toxic ko, as in. Same, alam ko sa sarili ko yun. Sobrang toxic ako, as a person. Kaya yung mga tao na nakasama ko before, noong mga times na ganun ako as a person, parang nung na-witness, yung witness nila yung gano'n ako toxic, gano'n ako immature, gano'n ako, basta sobrang lala. Kaya yung mga taong nakita ko sa ganung phase ng life ko, ng sarili ko, parang, kasi hindi nila alam, kasi hindi nila ako kilala ngayon, parang sinasabi ko sa isip ko na parang siguro dun sa mga taong hindi ko nakakausap ngayon, na hindi nila nakita or nakilala ko ano ako ngayon, siguro nabubuhay pa din yung dating ako sa isip nila dun sa mga taong nandun sa past ko. Feel ko nabubuhay yung ako, yung dating ako dun sa kanila. Parang sinasabi ko lang na sad lang, no, kung pwede lang natin ipa-realize sa kanila na hindi na tayo katulad ng taong nakilala nila before, na toxic, na and parang basta kung mapaparealize lang natin sila, pero hindi naman natin yun responsibility. Kasi iba na nga tayo ngayon. Iba na din yung environment ko, iba na din yung circle of friends, iba na din yung mga ginagawa ko. So, parang okay na yun. Alam ko naman na panahon din yung mapaparealize dun sa mga taong yun. Kung ano ko ngayon, diba? Lalabas at lalabas din naman yan. So, alam ko sa sarili ko na hindi na talaga ako katulad ng dati, guys. Actually, nung nag-start ako sa Kumu, nandun pa yun, nabubuhay pa yung ganun. Parang nabubuhay pa yung ganung self ko. Siguro, mga half. Hindi naman. Basta mga bago ako. Basta may times na pumasok ako sa Kumu, kilala ko pa rin yung sarili ko na ganun ako. Na may meron pang konti na hindi nawawala.
sa ugali ko before. At hindi naman ugali, pero lalo na sa pagmamahal, ganyan. Alam ko na yun yung pinakalas na nabago ko. Sa lahat, attitude ko kasi, attitude ko kung paano ako makisama sa mga kaibigan ko, sa tao, at kung paano ko intindihin yung mga tao sa paligid ko. Alam ko yun yung na-workout ko talaga ng, ano daw? Wait. Tapos parang, yun yung mga unang na-workout ko kasi. Yung, ano, oo, totoo, Sheila. Parang yung pinaka-last na na-workout ko, aminado ko, is yung sa love. Kung paano ko paano ko i-handle yung sarili ko when it comes to love. Alam ko, yun yung pinaka-last na na-workout ko. Which is, happy ako kasi ngayon na nakikita ko na yung difference. So, parang, ako kasi talaga before, wala akong pakialam kung, di ba? Wala akong pakialam kung, sige, love, mahal kita eh, bigay ko, ganito, ganyan, sige, laglag ka dyan, lambot ka dyan, parang ganun. Decision dito, decision doon, wala kang pakialam kasi masaya ka. Mga ganung bagay. Na, nagpa-realize sa akin na, shocks yung mga bagay na ginagawa ko, yung mga decisions na ginagawa ko pag masaya ko, hindi maganda. It's a no-no. Hindi siya maganda. Okay guys, magbagsak kayo yung goal natin. Hindi siya maganda guys. So, kailangan pag magde-decide ka, gagawa ka ng kahit anong decisions mo sa life, that kalmado ka. And, sure mo na talagang ready ka. I mean, ready ka dun sa magiging decisions mo in the future, yung mga mangyayari in the future. Dapat handa ka. Hindi lang yung current situation yung iisipin mo. Parang yung future, ano ba yung magiging effect nito? Ano ba yung mangyayari kapag ginawa ko to? Yung mga ganun. So, kailangan talaga pag-iisipan, di ba? So, parang ako, hindi ko pinagsisisihan na may mga ginagawa ko sa sarili ko. Though may mga part na nakakalungkot. Kasi yung mga bagong taong nakikilala ko ngayon sa mga friends, sa mga sa work. Kasi hindi, parang nakakalungkot kasi hindi nila na-meet yung dating ako. Na parang sobrang hindi ako marunong maghindi, ganyan. Actually, yun pa yung isang win-workout. Kasi hindi, pero alam ko na nakapag-adjust na ako. Kasi hindi ako dati marunong humindi, ganun. Hindi ako marunong mag-no. Kahit ayoko, hindi ako mag-no. Ganun. Kahit ayoko itong ginagawa, ipapagawa mo sa akin, hindi ako mag-no. Ganun yung, ngayon napapractice ko na siya. So, parang, wala, parang na-realize ko lang na, nakakatuwa kasi, kahit may mga binagawa ko sa sarili ko before, yung mga ginagawa ko pala sa sarili ko nung kung ano ako before, yun pala yung pinaka makakapagbigay sa akin ng peace of mind, yun pala yung makakapagbigay sa akin ng happiness. Nakakala ko before, shocks kapag na ginawa ko to, baka mamaya malungkot na ako, ganito, wala nang ganito, wala nang ganito. So, hindi pala yun. So, hindi mo talaga malalaman if hindi mo itatry. So, ayun, hanggang sa, ganun na nga, parang ngayon, lagi kong sinishare sa iba kong friends na parang, dati kasi, hindi ko pinag-iisipan yung mga decisions na gagawin ko sa life. Basta masaya ako, go talaga ako. Ngayon, parang sobra yung control ko sa sarili ko, sobra yung hawak ko sa sarili ko, hawak ko sa lahat, sobrang higpit. Na alam ko ano yung mga priorities ko. Parang ano talaga ako, parang sarili. Parang iniisip ko talaga muna kung ano yung mapipili ko kaysa dun sa ibang tao. Hindi ko na talaga sineseconded yung sarili ko. Totoo pala talaga yun. Ngayon ko lang siya na-realize. O tama, may mga limitations na ako and all. Ayun, so nagiging honest naman ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Kung ano na ako ngayon. And syempre, hindi ko mapipilit yung mga taong hindi tanggap kung ano ako. Kasi ako, wala na din akong pakialam if hindi nila ako tanggap or hindi nila matanggap kung ano ako. Kasi, parang, sorry, eto na ako, hindi ko na kaya magbago para sa tao. Eh, nagbago na nga ako eh, binago ko na to para sa sarili ko. Thank you, user 1468, 37, and 40. Ayun, so parang, change talaga, nung nag-change talaga lahat, parang binago talaga yung buhay ko. Parang ang dami kong na-realize. So, dati parang, shucks, ako pa yung nag-a-adjust para sa iba. Basta masunod ko lang kung ano yung masaya, kung saan sila masaya. Pero ako, hindi ko naisip yung sarili ko, hindi pala convenient yun para sa akin, hindi pala, yes, Aries ko guys, hindi pala ako okay dito, pero dati ginagawa ko yun kahit hindi ako okay doon. Basta magawa ko yung gusto nila kasi
ganun. Ganun ako eh. So parang wala lang, nakakatawa. Kasi ngayon, alam ko na kung paano ko hawakan yung sarili. Parang sa friends, hindi din ako takot. Hindi na din ako takot mawala ng friends. Compared before, sobrang sensitive ako when it comes to friends. Natatakot ako na mawalan ako ng kaibigan, natatakot ako mag-isa. Pero nung naramdaman ko, nung naranasan ko na parang mas masaya pala kapag yung konti lang, pero totoo, ganun. Ganun. So kayo, ang pagalumin nyo ang baso! Wow, Ross, thank you! Actually, dati kasi basta takot ako. And sobrang competitive ko. Shucks. Aminado ako na ganun ako. Pero before yun, guys. Before yun. Kung may mga taong magtatanong naman talaga kung ano talaga ako yun, alam ko sa sarili ko na nagbago talaga ako. Promise. Alam ko yun sa sarili ko. Kasi mas wala na akong pakialam. Kaya sa before, lagi ako may pakialam. Mas okay pala yung lagi kang walang pakialam. Mas ano ka, tahimik. Parang dati kasi parang lahat. Lahat, gusto mo pakialaman, gusto mo lahat kasali ka. Ngayon, mas okay na ako ng wala kang pakialam. Pero, masaya ako dun sa mga taong, kung sino yung mga taong nasa buhay ko ngayon. Kasi tinutulungan nila ako kung paano pa ako maging mas better. Without any pressure. Siyempre naman, kayo yun! Kunwari, ay dyan. Dahil dyan, abutin na natin ito ng goal natin at higitan pa natin dahil monster naman natin, baka naman. Sige, mag-tiktok ako. Mamaya. Siyempre, kasali kayo, hindi kayo mawawala. Lagi kayo number one ako eh, yung sarili ko. Number one si God, number two ako, number three kayo. Ay, three pa family ko, four kayo. Oh. Bongga. Kaya nga, magsisimba pa ako. Pero okay lang naman kasi sa chapel ako dadaan. Anytime naman. Hindi ko kasi alam eh. Bumababa nga yung followers ko sa TikTok eh. Kasi feel ko wala silang chismis na nakukuha. Hindi ko mga BBW na walang chismis na nakukuha. Oo, okay na yung allergy ko, 100. That's so nice. Catholic po. Okay lang yun kasi wala silang chismis na nakukuha. Okay lang, hindi naman daw yung sinasadya. Ano pang gusto niyo yung topic natin? Dami ko sinabi doon. Ilan na ex ko? Isa pa lang po yung official. Yung iba, yung isa, ano, ano man tawag dun? Ate Jazz, magkasama sa lupot dyan. Anong tawag ba dun? Hey, ganyan dyan! Ano man tawag dun? Walang tawag dun. Almost is never enough. Ganun ba yun? Ganun. Hoy, Ate Jazz, yung ano mo? Grabe, ano ako yan, second gear. Masasabi ko ba siyang totka? Iba kasi kapag ka-totka eh. Iba yung totka. Hindi, iba yung totka. Pero, ah. Oh. 4 months, tot na ano. Hindi po ako bumabalik. Sorry.
Hindi. Hindi naman bangungot, grabe naman kayo. Naging may part na alam kong masaya ako doon, guys. Yun yung part na di nyo matutumbasan yung kasiyahan ko doon. Ganun. May part na ganun. Diba, she? Ayun. Pero I'm good. Good sa kusang na taong nasa past ko. Even sa ex ko, friends kami. Friends din naman kami ng isa. So, wala. Wala na. Happy-happy na lang talaga, guys. Kaya kung meron man kayong... Pero guys, ito po yung lilinawin ko. Hindi na po ako bumabalik. Kahit kanino. Hindi ko po gawain. Hindi po ako bumabalik talaga. Hindi talaga. Hindi ko din alam. Parang naging ano ko yun sa sarili ko. Hindi talaga. Hindi ako... Though, hindi talaga. Siguro friends na lang talaga. Hindi ko din alam eh. Same kami ng ano ko. Same kami ng kuya ko. Yung isa kong kuya. Same kami. Kapag ka-ex na, okay lang maging friends. Kasi yung kuya ko, marami siyang ex. I mean, mga ex siya na naging friends na lang sila. Pero more than that, wala na. Ganun. Kasi may mga part din kasi na pwede tayong i-save dun sa ano. Kasi, siyempre, naging part na din ng life natin ng mga tao yun. Diba? So, parang ako, si kuya ganun siya. Tapos parang, nung dati, nung hindi pa ako nagkakagawa, parang sabi ko, shocks ko sa ko, feel ko ganito din ako. Kasi, once na, good night po, Ate Irene! Parang ako kasi, parang, once na naibigay ko na sa'yo, once na naparamdam ko na sa'yo kung sino ako, or kung ano ako, tapos hindi nag-work, or hindi natuloy. Parang, hindi na para ulitin ko ulit. Ganun. Parang tapos na ako. Ganun. Or hindi nag-work. Yung mga ganun. Pero goods ako. May friends na lang. Ganun. Okay na ako doon. No hurt feelings. Ganun. Kasi tagal na din naman eh. Matagal na din naman. So... Ngayon, ganun na ako, guys. Wala na akong, ano. Road to 600! Let's go! Oo. Masyadong chismasa itong chunky blush. Masyadong chismasa dyan. Wala desisyon ka. Hindi. Hi, Angelica. Oh, imo naman. Ayoko naman to. Let's go! You're up to 600. Private. Kay Ward, first impression ko sa kanya, hindi siya, ano ba? Maamo naman yung face niya eh, so, at first, alam ko naman na mabait siya. Kasi yung mag-judge. Pero, akala ko lang baka mamaya masungit or medyo ano siya. Basta, alam niyo na yun kapag work. Ganon. So, nung nakilala ko naman siya, okay naman. Mabait siya. Talo, kuwela. Thank you, Blush! Diba? May mga ano, first impression niyo sa akin. Ano? Ayan, respeto daw! Kasi kayo!
Mayayain talaga ako, guys. Actually, hanggang ngayon naman, depende lang. Depende lang sa ano, kapag nakita ko na yung energy ng tao, alam ko kung ang bibig ko, papakita ko ba yung side ko na ganito, na ganyan, depende. Dinidepende ko talaga. Pero before nga, guys, nagle-live na ako sa TikTok. Kaya medyo alis, diba? Mahiyain, pero ano yan, Ate Ayet? Parang ka talaga ako, guys. Parang ka naman ako, diba? Kasi ayokong paligoy-ligoy. Guys, minsan mag-ano kayo, basta kayo ng mga zodiac signs. Okay, pero sweet ako, ah. Alam ko yung sarili ko, sweet ako. Clingy, oo, alam niyo naman yan. Diba, Ate Ayet, alam mo yan. Lalo na sa mga ate ko, sa mga nagiging... Alam lang, dami ko ng kapatid din. May mga nagiging ate at kuya na ako eh. Kat-kat! Moody ka rin, bag. Actually, naamin ako sa inyo. Lalo na kapag malapit na magkaroon. Moody ako. So, tatahimik lang ako. Kapag medyo malapit na ako. Alam ko na malapit na magkaroon. Medyo nagiging dragon ako, guys. Medyo may pagka-dragon ako. Girl, mali pala. May mesur pala. Girl, thanks! Alam niyo naman. Guys, let's go road to 600! Thank you, Mails. To my heart this time, so I lay your eyes. Once in a lifetime. So, what am I saying here? Oh, kasi is Andrea ako, guys. So, ano ibig sabihin yung retrograde? Ay, alam ko yun! Pagsisisihan ko after, ganun. Di ba yun yung ano isang sign sa retrograde? Pero hindi magpapagupit. Magpapakulay lang ako. Papaayos. Ayaw ako ng highlight! Pwede ito mag-change mo sa buhay. Totoo ba? My gosh! Eh, ang dami-dami nagpapaayos ng hair niya. Hindi kapagilid yung buhay nila. Ganun. Pati yung mga artista, ganun. Ang dami-daming ano eh. Ang dami-dami nagpapaayos ng buhok eh. So, paano? Ano yun? Bro, V, ano mo? Masyado mo akong pinapakaba. Alam ko retrograde na yun, pero... I have a lot of friends kasi na nagpapaayos ng hair. Dalawang isip na rin ako. Alam niyo naman, overthinker ako eh. Gusto ko pa naman na ng new look. Nakaka-TikTok na yun eh. Papi, hello. Kaka-TikTok niyo yan eh, kaka-cellphone niyo yan eh. Gusto ko pa naman na ng new look. Ayan, may nagkasabi, mali mo, maswerte sa payo sa'yo. Ano ba yan? Okay. Thank you, Hayon ah. Same folks.